Welcome sa Tagalog Manwa Recap, at kukuni na nga ni Zhang Zuan ang bagay na nasa pagitan ng hita ni Yang Mo. Kaya pinunit niya ang salawal ni Yang Mo. Napasabi naman si Yang Mo na maaari naman daw sanang sabihin na lang ni Zhang Zuan kung ano ang gusto niyang kunin. Bakit daw ba kailangang maging bastos pa nito? Napasabi naman ni Zhang Zuan sa kanyang isip habang hawak ang bagay na kinuha niya mula sa pagitan ng hita ni Yang Mo na marami daw pala talaga itong nahakot na pera. Sinabi naman ni Yang Mo kay Zhang Zuan na nakuha na raw nito ang lahat ng pera niya, maaari na raw ba siyang umalis. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Yang Mo na ito raw ay isang apprentice ng appraisal. Isang professional na mandor ambong mula sa Liuzhou Kingdom. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na kiniklaim daw nito na siya ay isang appraiser ngunit ang totoo ito raw ay isang gold digger at love swindler. At ito raw ay skilled sa seduction skill. Kaya raw nitong malinlang ang utak ng isang tao at magtiwala sa kanya. Napatanong naman si Yang Mo na paano daw ito nalaman ni Zhang Zuan sino raw ba ito. Napasabi naman si Yang Mo sa kanyang isip na hindi raw nakakagulat na alam ni Zhang Zuan ang pangalan niya. Dahil siya raw ay pinaghahanap ng batas. At kapag naging mapanuri daw ang isang tao ay hindi raw imposible na malaman nito kung sino siya. Ngunit kahit daw ang mga tauhan niya ay hindi alam na siya ay mayroong seduction skill. Hindi niya raw ito ipinagsabi kahit kanino. Paano daw ba ito nalaman ni Zhang Zuan? Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabing hindi na raw mahalaga kung paano niya nalaman ang mga bagay na iyon. At actually daw ay marami pa raw siyang alam tungkol kay Yang Mo. At maging ang life gate acupoint daw ni Yang Mo ay alam ni Zhang Zuan. Hindi niya raw ito papatayin ngunit para matapos na raw ang masamang gawain nito ay sisirain niya raw ang cultivation base nito sabay sipa kay Yang Mo. At ito ay tumilapon papunta sa pader. At sinabing makakaalis na raw ito ngayon. At naramdaman nga ni Yang Mo kung ano ang nangyari sa kanyang cultivation base. At lumipat ang eksena sa academy at maririnig ang boses na sumasambit ng lolo. Ito pala ay si Xiang Bin na nagmakaawang tulungan ng kanyang lolo. Sinabi nito na sabi raw ng lolo niya ay ang Sky Shattering Lion daw ay masunurin. Ngunit nang inutusan niya raw ito na turuan ng leksyon si Zhang Zuan eh hindi raw ito sumunod sa kanya sa halip eh siya raw ang binagbag nito. At makikita ngang uma-attitude ang Lion Beast habang tiningnan ito ng lolo ni Xiang Bin. Napasabi naman sa kanyang isip ang lolo ni Xiang Bin na halos hirap daw siya sa pag-control sa Lion Beast na ito. At kapag nagko-communicate nga raw siya rito eh equal ang turing niya rito at hindi beast pet. At ni hindi nga raw nito kailangang sumunod sa kanyang kalooban. Ngunit ganun pa man e connected raw sila sa isang contract kaya dapat lang daw na protektahan nito ang kanyang apo. Ngunit bakit raw ito sumunod sa ibang tao at binagbag si Xiang Bin? Sinabihan naman ni Xiang Bin ang Lion Beast sa kanyang isip na tumigil daw ito. Sa harap daw ni Zhang Zuan ay umaasta itong isang maamong tuta bakit daw ang yabang nito ngayon. Sino raw ba talaga ang master ng Lion Beast na ito, si Zhang Zuan o ang kanyang lolo? Umubo naman ng kaunti ang lolo ni Xiang Bin at sinabing kakausapin niya raw ang Lion Beast mamaya. Sinabi naman ni Xiang Bin sa kanyang lolo na maaari raw ba nitong bigyan ng leksyon si Zhang Zuan sa pagkakataong ito. E disqualified daw nito sa pagiging guro si Zhang Zuan at palayasin niya raw ito sa academy. Sumagot naman ang lolo ni Xiang Bin na huwag na raw itong mag-alala, siya na raw ang bahala kay Zhang Zuan. At napasabi ngunit si Zhang Zuan daw ay maswerte. Ito raw ay nakakuha na ng 5 mag-aaral. Hindi niya raw mapapatanggal ang isang registered teacher ng walang magandang rason. Sinabi naman ni Xiang Bin na nakapaghanda na raw siya ng magandang excuse para rito. Ang isa raw sa mga mag-aaral ni Kaohsiung na si Liu Yang ay pinilit dong maging mag-aaral ni Zhang Zuan. At si Kaohsiung daw ay nag-apply na para sa Enlightenment Will Trial at ito raw ay gaganapin bukas. At sinabi sa kanyang lolo na maaari raw nitong e-disqualify si Zhang Zuan doon. Napatanong naman ang lolo ni Xiang Bin kung sigurado daw ba siya na pinilit ni Zhang Zuan si Liu Yang. Sumagot naman si Xiang Bin ng of course.
Sinabi naman ng lolo ni Xiangbin na kung ganoon daw ay iimbitahan niya raw si Elder Mo na mula sa teacher union upang maging witness nila. At kung makita raw sa enlightenment trial na pinilit lang ni Zhang Zuan si Liu Yang na maging mag-aaral niya ay madi-disqualify niya raw si Zhang Zuan bilang teacher. At nagpasalamat naman si Xiangbin sa kanyang lolo. At napasabi sa kanyang isip na wag daw maging masyadong magyabang si Zhang Zuan dahil ito raw ay maa-upset kapag ito raw ay na-disqualify bukas. At nagumaga na nga. Napasabi si Zhang Zuan sa kanyang isip na lagpas 10 raw ang nabasa niyang mga libro ng cultivation techniques para sa mga level 6 na mga martial artists sa bahay ni Mr. Lu Chen. At na-extract niya na raw ang lahat ng mga tamang content dito. Ngunit hindi niya raw ito mapagsama. Sinubukan niya rong gawin itong cultivation technique pero mayroon daw itong napakaraming loopholes. Na siyang naging dahilan upang ito ay mawala ng silbi na maging cultivation. Ngunit di bale na lang daw, maghahanap na lang siya ng iba pang mga libro. At itinulak niya ang pinto. At makikita ngang nakatayo ang kanyang mga mag-aaral at mapapansin din na napakakintab ng silid. Na siya namang ikinagulat ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay binati siya ng mga ito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na bakit tila excited daw ang mga ito. Nagsalita naman si Zhang Zuan at binati ang mga ito. Maya-maya pa ay tinawag nito si Zhao Ya at sumunod naman ito. Iniabot ni Zhang Zuan ang isang kahon at sinabi kay Zhao Ya na gilingin niya raw ang herb na nasa loob nito hanggang sa ito ay maging powder tapos ihalo niya raw ito sa tubig at inumin. At siya raw ay makaka-recover sa loob ng 3 araw. Nagtaka naman si Zhao Ya kung ano ito. Nang buksan niya ito ay nagulat siya at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay isang frigid sun mother grass. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na sinulat niya raw ang mga cultivation techniques na hawak niya kagabi. Ang mga ito raw ay nakabase sa kanilang kanya-kanyang mga physique. Maaari raw silang mag-cultivate base rito sa hinaharap. At ibinigay na nga ito ni Zhang Zuan sa kanyang mga mag-aaral. Maya-maya pa ay nagulat ang mga ito. Napasabi si Xing Yang sa kanyang isip na hindi niya raw narinig ang cultivation na ito sa academy. Napatanong naman si Taba sa kanyang isip kung si Zhang Zuan daw ba ang sumulat ng librong ito. Napahanga naman si Liu Yang nang makita ang nilalaman ng libro. Napatanong din si Wang Yeng kung si Zhang Zuan daw ba ang gumawa ng cultivation technique na ito. Napasabi naman si Zhao Ya sa kanyang isip na ang biotechnique daw ay ginawa ng isang level 8 grandmaster na nagmula sa kanilang family. Ngunit ang cultivation technique daw na ito ay higit pa doon. Maya-maya pa ay idinagdag ni Zhang Zuan na kagabi niya lang daw natapos ang mga ito at hindi na raw siya makapaghintay na maipakita ito sa kanila. Kaya naman hindi niya na raw ito nalagyan ng title. Kaya sila na lang daw ang baalang magbigay ng title sa mga cultivation techniques na ito. Na siya namang ikinagulat ng mga ito. Nagtanong naman si Zhao Ya na ang ibig sabihin daw ba ni Zhang Zuan ay maaari raw nilang pangalanan ang mga cultivation techniques na ito kahit ano ang gusto nila. Sumagot naman si Zhang Zuan ng oo syempre. Hindi naman makapaniwala si Xing Yang at napasabi sa kanyang isip na hindi raw madaling gumawa ng kahit na isa lang na cultivation technique ngunit si Zhang Zuan daw ay 5 ang ginawa. At bukod pa ron ay ginawa raw ito ni Zhang Zuan para sa kanila at sila pa ang pinagpapangalan dito. Sinabi naman ni Wang Yeng sa kanyang isip na nagpupuyat daw si Zhang Zuan upang magawan sila ng cultivation techniques. At kailanman wala pa rong teacher sa Hongchan Academy na gumawa ng cultivation techniques para sa kanilang mag-aaral. Napasabi naman si Liu Yang na hinahangaan niya raw ang capability at generosity ni Zhang Zuan. Pero minsan niya na rong pinagdudahan ang kakayahan ni Zhang Zuan na magturo kaya siya ay napaluhod. At napaluhod din ang 4. At sabay-sabay na nagpasalamat kay Zhang Zuan ang mga ito na siya namang ikinagulat ni Zhang Zuan. Napasabi naman si Zhao Ya kay Zhang Zuan na makakaasa raw ito na hindi nila ipagsasabi ang mga secret techniques na ito sa iba. At ang sino mang mag-leak nito ay mapaparusahan. Sumagot naman si Zhang Zuan na mabuti naman kung ganoon.
Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang mga cultivation techniques na ito raw ay random lang na binuo ng Library of the Heavenly Path. Kaya siya raw ay mapapahamak kapag mayroong iba na makaalam nito. Samantala, makikita naman si Shen Biro sa labas na naglalakad ng pabalik-balik at sinasabi sa kanyang isip na ano raw ang gagawin niya. Baka magkaroon daw ng misunderstanding kapag bigla niyang puntahan si Zhang Zuan. Ngunit kahapon raw at kinumpos nito ang sarili niya at sinabing gusto niya lang dong e-expose si Zhang Zuan at wala nang iba. At ito nga ay naglakad na papunta sa classroom ni Zhang Zuan at sinabi sa kanyang isip na hindi niya na raw ito dapat masyadong isipin. Kailangan niya raw malaman ang katotohanan ngayon. Maya-maya pa ay nakita ni Shen Biro si Yao Han na nakatayo sa harap ng classroom ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Yao Han sa kanyang isip na ano raw ba ang gagawin niya. Kung papasok daw siya ngayon ay baka magalit ang young lady sa kanya. Ngunit kung tatayo lang naman daw siya dito sa labas ay natatakot naman daw siya na baka ano raw ang mangyari kay Zhao Ya sa loob. Maya-maya pa ay tinanong ni Shen Biro si Yao Han kung sino raw ba ito. Sinagot naman ni Yao Han si Shen Biro na kung ito raw ay napadaan lang ay huwag na raw siyang pakialaman nito. Dahil baka masaktan lang daw ito. Nagtaka naman si Shen Biro nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na ang tao raw ba na ito ay ipinadala ni Shang Bin upang turuan ng leksyon si Zhang Zuan. At naalala nito ang mga nangyari nung nakaraan. Maya-maya pa ay nagsalita si Shen Biro at sinabi kay Yao Han na alam daw ba nito kung ano ang punishment sa pag-atake ng isang guro sa academy na siya namang ipinagtaka ni Yao Han. Napasabi ito sa kanyang isip na siya raw ay binugbog ni Shang Bin nang nalaman nito na si Zhang Zuan daw ay mayroong gusto kay Shen Biro. Kaya tinanong nito si Shen kung ito raw ba si Shen Biro. Sumagot naman si Shen Biro ng oo at sinabing mas mabuti pa raw na umalis na si Yao Han dahil kung hindi ay hindi raw maganda ang mangyayari. Nagulat naman si Yao Han dito at sinabing hindi raw ba si Shen Biro ang pumunta rito upang guluhin siya. At gumagawa pa ito ng mga excuses. Maya-maya pa ay sumugod si Shen Biro at napasabi sa kanyang isip na nagsimula daw ang lahat ng ito dahil sa kanya. Kaya ngayon ay hindi niya na raw hahayaan pa na madamay pa uli si Zhang Zuan. Napasabi naman si Yao Han sa kanyang isip na kahit na raw mayroon siyang injury ay hindi niya raw hahayaan na pag-astahan siya ng ganito ng gurong ito. At makikita ngang sumipa si Shen Biro at ito ay nasangga ni Yao Han. Sa kabilang banda naman ay makikitang nag-uusap ang dalawang ito. Nagtanong si Cao Xiong kung ano raw ba ang sinabi ni Elder Shang. Sumagot naman si Shang Bin na huwag daw itong mag-alala dahil hanggat ang mag-aaral niya raw ay kinuha ni Zhang Zuan ng labag sa kanyang free will ay siguradong mapapahamak daw si Zhang Zuan. At napasabi rin ito sa kanyang isip na hanggat si Zhang Zuan daw at ang mag-aaral na yon ay pumunta sa Enlightenment Will Tower ay siguradong matatanggal daw si Zhang Zuan sa kinatatayuan niya at masisira ang reputasyon nito. At sa huli ay mapapalayas daw ito sa Hongchan Academy. Napasambit naman si Cao Xiong ng Great at sinabing pag nalaman daw ni Miss Shen Biro na natanggal si Zhang Zuan ay siguradong mai-inlove daw ito sa kakayahan ni Shang Bin. Napasabi naman si Shang Bin sa kanyang isip na tama raw yun. Siguradong si Shen Biro daw ay nahulog lang sa mga pambobola ng bastard na si Zhang Zuan. At marahil yun daw ang dahilan kung bakit pumayag si Shen Biro na maghapunan kasama si Zhang Zuan. At kapag natanggal na raw si Zhang Zuan sa academy ay sigurado raw na mapapa sa kanya na ang puso ni Shen Biro. Sinabi naman ni Cao Xiong na sana ay magbunga raw ang mga pagsusumikap ni Shang Bin. Napatawa naman si Shang Bin nang marinig ito at sinabihan si Cao Xiong na mag-relax lang daw ito dahil kapag naging sila na raw ni Shen Biro ay makakatanggap din daw ito ng malaking reward. Nagpasalamat naman si Cao Xiong at maya-maya pa ay mayroon itong napansin. At sinabi kay Shang Bin na tingnan niya raw iyon. Sumagot naman si Shang Bin kung ano raw ba yon. At nagulat sila sa kanilang nakita. Napatanong si Shang Bin kung bakit daw nakikipaglaban si Shen Biro kay Yao Han. Sinabi naman ni Cao Xiong na baka ito raw ay dahil sa nalaman ni Shen Biro ang ginawa ni Yao Han kay Shang Bin, baka ipinaghihiganti raw siya nito.
na siya namang ikinagulat ni Xiangbin. Sumagot naman si Kaohsiung ng malamang ano pa raw ba ang ibang dahilan kung bakit naglalaban ang dalawang ito. Si Miss Shen Biru raw ay isang gentle na tao at ito raw ay mabait sa lahat. At wala na rong ibang maisip na rason si Kaohsiung kung bakit nilalabanan ni Shen Biru si Yao Han. At ngayon daw na handang gawin ni Shen Biru ang lahat ay malamang na in love na raw ito kay Xiangbin. At nag-blush naman si Xiangbin nang marinig ito. At saglit na napatahimik. Maya-maya pa ay nag-super saiyan ito at sinabing hindi niya raw hahayaan na masaktan si Shen Biru nang dahil sa kanya na siya namang ikinagulat ni Kaohsiung. Maya-maya pa ay tumakbo ito papunta sa dalawa at sinabi kay Shen Biru na narito raw siya upang tulungan ito. Ang taong ito na naman, sambit ni Yao Han. At napamura ito at sinabing-sinabi niya na nga ba, magkasabwat ang dalawang ito. Nagtaka naman si Shen Biru kung bakit nandito rin daw si Xiangbin ano na naman daw kayang pa-under ang gagawin nito. Maya-maya pa ay sumigaw si Xiangbin ng go to hell kay Yao Han sabay talon at sipa ngunit umilag ang dalawa. Nagtaka naman si Shen Biru kung ito raw ba ay isa lamang pagpapanggap. Kung ang gusto raw ni Yao Han ay makipag-away kay Zhang Zuan eh dapat kanina niya pa raw sinira ang pinto na yon. Mukhang ito raw ay nagtatago lang sa gate at naghihintay na lumabas si Xiangbin at palabasin na hero si Xiangbin upang makuha ang atensyon niya. Napasabi naman si Yao Han na ito raw ay perfect timing. Galit na sumugod si Xiangbin kay Yao Han at sinabing ang lakas daw ng loob nito na pagbuhatan ng kamay si Shen Biru. Ngunit hinawakan lang ni Yao Han ang damit ni Xiangbin at pinagsususuntok ito at pinagsasasampal. Nakiusap naman si Kaohsiung kay Shen Biru na tulungan daw nito si Xiangbin. Napasabi naman si Shen Biru sa kanyang isip na ito raw ay masyadong kapanipaniwala para sa isang pagpapanggap. Tinanong naman ni Shen Biru si Kaohsiung kung kailangan niya na raw bang tulungan si Xiangbin ngayon. Sumagot naman si Kaohsiung ng oo dahil kung hindi ay mamamatay daw ito sa bogbog. Maya-maya pa ay lumapit na si Shen Biru at sinabi sa kanyang isip na babasagi niya na raw ang maliit na pa-under ng mga ito. Napasabi naman si Yao Han sa kanyang isip na injured na raw siya. Hindi niya nga raw kayang labanan kahit si Shen Biru lang ngayon paano pa daw kaya pag nagtulungan itong dalawa. Mukhang mapapahamak daw siya, at napagtanto niya na mas mabuti pa raw na umalis na siya ngayon. At sinabing hindi niya raw makakalimutan ang tungkol dito. Pagbabayarin niya raw ang mga ito ng 10 beses maghintay lang daw ang mga ito. At umalis na nga ito. Napasabi naman si Shen Biru na ang ganda raw ng palabas ng mga bastard. At mapapansin naman na halos mawala na ng malay si Xiangbin. Maya-maya pa ay dahan-dahang bumukas ang pinto ng gate. Lumabas si Zhang Zuan at sinabing anong kaguluhan daw ba ang nangyari dito sa labas ng kanyang classroom. Maya-maya pa ay may sinabi si Xiangbin kay Kaohsiung ngunit ito ay napakalabo. Ngunit mukhang naintindihan naman ito ni Kaohsiung at sinabi kay Zhang Zuan na tamang-tama raw ang pagdating nito. Siya raw ay gumawa ng appeal sa academy. Sa tingin niya raw eh niloko lang nito si Liu Yang kaya naging mag-aaral niya ito. Dinagdag pa ni Kaohsiung na nakapag-desisyon na raw ang academy na sila ay magkaroon ng enlightenment will trial. At dalhin daw nito si Liu Yang ngayon din. Napa-thumbs up naman si Xiangbin sa sinabi ni Kaohsiung. Napatanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ang enlightenment trial. Kaunting kaalaman. Ang enlightenment trial ay nakadesenyo upang ma-check kung ang isang guro ay mayroong pinilit na mag-aaral. At sa gitna ng trial ay malalaman ang tunay na nasa isip ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng Enlightenment Will Tower. Ito ay sinadya upang masigurado kung kusa bang pinili ng mag-aaral ang guro o pinilit lang ito. At kapag napatunayan na pinilit lang ng isang guro ang isang mag-aaral ay paparusahan ito ng academy. Ngunit kapag napatunayan na kusang pinili ng mag-aaral ang guro ay ang mapaparusahan ay ang applicant o ang nagreklamo. At ang parusang igagawad dito ay ang parusa na nakalagay sa original request ng applicant o ng nagrereklamo.